Katsito all po, kapamilya, dito na naman po tayo sa ating devotion. So, ready na po ba tayo? So, ang title po natin is Pure Genius. Nung tingnan ko po sa dictionary yung genius, alam ko naman pong alam na natin lahat, excellent. Sabi niya sa dictionary, exceptional intellect, creative power. At ang verse po natin is taken from Galatians chapter 3 verse 28. Sulat po ito ni Paul sa mga Galatians. Sabi niya, there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, yun po yung in-underline ko eh. For we are all one in Christ Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay iisa lang daw tayo. Sabi po ni Pastor Max Locado dito sa first paragraph niya, consider the genius of God's plan. Yun yung plinano ng Panginoon. The first generation of Christian was a tinderbox of contrasting cultures and backgrounds. At least 15 different nationalities heard Peter's sermon on the day of Pentecost. Doon po, prinove na kahit sino na mananampalataya kay Jesus Christ, magdudwell yung Holy Spirit sa kanya. Kahit ano pa ang nationality mo, Jews stood next to Gentiles, men worshiped with women, slaves and masters alike sought after Christ. Can people of such varied backgrounds and cultures get along with each other? Ano po bang nakita natin? Maaring yung iba, may conflict pa ng iba, nagkaroon pa sila ng conflicts, pero makikita po natin ngayon eh, kahit saan ka pumunta, meron at meron sa kahit anong nationality mo o culture mo, naniniwala sa Panginoong Jesus. It only takes a spark para yung fire na yon to get going. Kaya nga po sabi, yung powerful po yung word ni Lord na kaya mag-spread sa kahit kanino. Sa second paragraph po, sabi, we wonder the same today. Nag-wonder pa po ba kayo? Ako po hindi na eh. Parang nakita ko po yun eh. Sa Bible study nga lang po natin na devotional. Katulad nga po ng ano, iba-iba ng family ang nakikinig. Iba-iba ng nationality. And hopefully, kahit iba pa ang maging reliyon ng isang tao, makita nila yung salvation na meron sa Panginoong Jesus. Mag-share lang po tayo, katulad ng mga apostle ni Jesus Christ. Kasi po sabi niya, yung light na nasa iyo, huwag mo itatago. Let your light shine to others. Tapos, huwag po nating ano yan, parang ma-discourage tayo na hindi sila nakakakilala o ano. Meron at meron pong mangyayari sa buhay ng mga taong yun. Sabi niya, we wonder the same today. Can Democrats find common ground with Republicans? Can a Christian family carry on a civil friendship with the Muslim people or couple down the street? Can divergent people get along? Ako po naniniwala. Kasi po, God, He has a plan. At yung plano niya po ay, sabi niya nga, pure genius. Tapos, last paragraph po, sabi niya, the early church did. O, noon nga po na gawa na nila yun, wala pa silang mga Facebook, Twitter, wala pa silang cellphone, wala pang YouTube, wala pang Google. Eh, ngayon pa, without the aid of, nagawa daw po nila yun kahit wala silang sanctuaries. Ngayon po, diba? Kasi mga hindi pwede tayong bawal lumabas. Hindi na rin tayo nakapunta sa church. Walang church building sila noon. Walang clergy, walang seminaries. They did so through the clearest of messages, the cross, and the simplest tools, the home. Ano po ang tool nila? Yung home.
yung mismong bahay nila. Ano daw yung message lang nila? Iisa lang po. Napakasimple. Basic na basic. It is the cross. Ano yung cross? That Jesus died on the cross for all our sins. At dahil doon, if we believe in Him and receive Him in our life, we are called to be one in Christ. We are co-heirs. We are ambassadors. Yun po yung pinaka-message na yun, na Jesus is the only way, the truth, and the life. Na no one comes to the Father except through Him. That He died for them already. Namatay na siya sa atin. Yun po yung pinaka-simpleng message na dapat maunawaan ng tao, maisa puso niya. Kasi yun po yung power na magbabago sa atin, sa mga taong isisharan natin. Alam ko pong minsan, mahirap. Minsan, pag na-share natin yun, andun pa rin yung mga good works na sinasabi nila, andun pa rin yung mga pinapaniwalaan nila na karma and everything, may pinapaniwalaan sila na ibang God. Pero sabi nga po, katulad po nila Apostle Peter, wag po nating sukatin na hanggang saan lang ang kaya ng Panginoon. Sabi nga po, di ba, He can do, ano na yung sinabi natin nung He can do immeasurably more than all we ask. Ang tanong, tinatanong, hinihiling po ba natin sa Panginoon? Hinihingi po ba natin sa Panginoon? Yun po yun. Sabi niya dito, God's plan of peace is equal to pure genius. Kaya po magtiwala tayo sa Panginoon kung ano niyang ang gagawin niya sa buhay ng mga taong yun. Pinakita po dito na wala pong ranking ang kahit anong nationality na, oh Diyos sila yung mga pinili ng Panginoon, sila yung mga una, kumbaga mga summa cum laude. Dito po pa nakita ni Lord, there is equality. Kahit Chinese ka pa, o Indiano ka pa, o kahit ano. Pero sabi niya, you are all one in Christ. Walang lalaki, walang babae, walang bata, walang matanda. Ano yung pag matanda ka na, ano, mas ano ka ni Lord, mas kadikit ka ni Lord kaysa mas mga bata. Walang ganun. Sabi niya, kahit na mayaman ka o mahirap ka, equal lang tayo sa mata ng Panginoon. We are all equal in the eyes of God. Kaya nga po, sinulat ko po dito na nang napagtanto ko yung makita ko, there is no lesser Christian or greater Christian in the family of God. Kahit nga po, diba, yung nasa cross si Jesus Christ na magnanakaw yung tao, pero bumalik siya sa Panginoon. At sabi niya, Lord, alalahin niyo mo po ako ha. Alalahin niyo po ako pagka nandun ka na sa paradise. Anong sabi ni Jesus? Di po sabi niya, I will remember you. Sama kita. Kahit ngayon niya lang nakilala si Jesus, yung time lang na yun niya nakilala si Jesus. Kaya po yung mga imposibleng bagay o yung imposibleng pinapanalangin natin ng mga tao, huwag pa rin po tayo mag-give up. Kasi si God ang may last say sa kanila. Hindi po tayo. Ang dapat lang po nating, ang trabaho lang po talaga natin is to give the message of the cross to people and wait for the power of the Holy Spirit to work in them. Yun lang po. Tsaka dito po nakita ko rin na syempre bilang follower ni Jesus, maging ganun po tayo. We should not look on ourselves higher than people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung equal lang po ba na yung, maaring nga sa kasalanan sila ngayon, pero yung pagtingin natin sa kanila, i-share lang natin yung gospel,
hello, yung parang i-welcome lang natin sila and let them see how God works. Pero kailangan po, sabi nga, hindi nila maririnig yung gospel kung walang magsasabi sa kanila. Kaya po kailangan po tayo bilang mga nananampalataya at naniniwala kay Lord, huwag po tayong mahiya na sabihin sa kanila yun. Kasi hindi naman po nakakahiya si Jesus Christ eh. Hindi po tayo mapapahiya pag si Jesus Christ ang sinishare natin. We may be rejected now. Pero po, kahit na ma-reject tayo ng paulit-ulit ng ibang tao, as long as we have given yung binigay natin, yung best natin to share the word of God to them, the truth, wala po tayong panghihinayangan. Ang nakakaano po, yung hindi ka man lang nagsalita. Kaya nga po, binigyan tayo ng dila, ng bibig ng Panginoon. Use it for His glory. Use it for His glory alone. To honor Him, to worship Him, to praise Him, to boast about who He is. Ayun lang po. We are all equal in the eyes of God. Tandaan niyo po na when we believe in Jesus, the power of God is working within us. Huwag niyo pong isuppress yung power na yun. Ilabas niyo po, i-share niyo po yun. And let the Holy Spirit do the work na hindi natin kaya. Ang pinapagawa lang sa atin, magsalita ka lang yung kung sino si Jesus, the message of the cross in their lives. So yun lang po mga kapatid. Good morning again. Pray na po tayo. Father God, maraming salamat po sa katotohanan na natutunan namin sa araw na to. Una-una po, nagpa-umihi po kami ng kapatawaran, Lord. I-cast out niyo po sa aming mga puso at sa aming isipan to look on ourselves as higher than others. Tulungan niyo po kami, Lord, na makita namin yung mga special moments namin sa inyo nung kami po ay nandun sa pinakamababang part ng buhay namin na naging makasalanan kami. Makita po namin, Lord, yung paano nyo kami pinatsagaan na itaas uli. Paano nyo kami tinuro sa tamang landas ninyo na paulit-ulit without ceasing at saka yung with all perseverance na pinipersuade nyo kami, Lord, to come back to you again and again. Help us to see, Lord, na pare-parehas lang po kaming mahal ninyo sa mata ninyo, Lord, na kami po ay pare-parehas na mahal nyo kami lahat. Believers and not believers, we believe, Lord, na you were the one who created us, kaya special kaming lahat sa inyo. Kaya, Lord, sa araw na to, we lift up everyone, Lord God. Lahat ng mga mahal namin sa buhay, sa mga nakikinig ngayon, Panginoon. Alam po namin na meron kayong mga taong ilaladhana sa amin, Lord, sa buhay namin. Na hanggang ngayon nalilito, nagda-doubt sa inyo, Lord God. Na hanggang ngayon, Panginoon, na hindi pa nila alam o nagtatampo sa inyo. Ayaw pong bumalik. But in Jesus' name, Lord, we cast out, Lord, yung spirit na yon sa kanilang mga buhay. Sa lahat po ng very dearly sa aming puso, Panginoon. I-bless nyo po sila, Lord. We claim, Lord, na sabi nyo, i-engrave nyo po yung katotohanan sa aming mga puso. At hindi po kami magsusway sa mga words na yon, sa mga pangako nyo, sa law ninyo, Lord God. Kaya po, Lord, lahat po ng mga mahal namin sa buhay na in doubt at hindi pa naniniwala, tinataas po namin sila sa inyo. And when the time comes, Lord, that you want us to speak about your message, Lord, help us to speak with boldness and confidence that you are the one true God, our Savior.
Maraming maraming salamat po. This we pray in the most mighty name of Jesus. Amen. Good morning, mga kapatid. See you again.